May kasabihan ho tayo. Ang kasabihang ito, jail the pusher, save the user. Ganon din ho sa taxation. We have to save the taxpayers and we have to jail the BIR corrupt officials and the registry of deeds corrupt officials. Yun ho yung sinasabi ng ating batas. So kung susundin natin sa ang ating batas, marami tayong makakaaway na mga revenue officers at saka mga registry of deeds officials. Yan hong dalawang yan, magkasangga ho yan, magkasangga. So, iwasan ho natin na makabangga sila. Hindi naman natin kailangan banggain eh. Kasi yung taxpayer mismo ang nakikipag-connive sa kanila. Pero yung connivance na yan, at the end, ang matatalo ay yung taxpayer. Paliwanag ko sa inyo, bakit at the end of the day, ang taxpayer ang matatalo? Ang topic natin sa araw na to mga taxpayer ko is right to earn income. Ikaw yon. Ikaw yung tinutukoy ko. Real estate broker ka? Real estate agent ka? May karapatan kang kumita. Lalong-lalo na yung mga OFW na walang kita ngayon. Yung mga nanay, tatay na natanggal sa trabaho, walang kita ngayon. Ito ho ay serbisyo ko sa inyo. Kung gusto nyo kumita, tutulungan ko kayo. Gamit ho ang isang napakabigat, napakadaling negosyo na sa aking kaisipan, madaling pagkakitaan na kahit sinong Pilipino. Ito po yung tinatawag na Certificate Authorizing Registration. Since 1997 hanggang ngayon, 2022, ginagamit ho itong Certificate Authorizing Registration para ho dayain ang ating gobyerno ng number one, BIR officials, number two, Registry of Deeds, all yung mga opisyales ng Land Registration Authority, and number three, yung taxpayer. Tripod ang tawag sa kanila. So, lagi na naman akong so okay, pagpasensyahan nyo yung mga ganong terminology. Ang objective ko ngayon is ituro sa inyo yung mga maling ginagawa nila at isave natin. Hindi ko sinasabi isave nyo yung BIR officials. Ngayon yung ituturo ko sa inyo ngayon eh. Ha? Hindi natin isave yung BIR officials kasi save na siya eh. Hindi natin isave yung mga opisyal ng Registry of Deeds o ng Land Registration Authority kasi nakasave na sila sa itong Certificate Authorizing Registration. Save na sila kaya gusto ko sanang makausap ang ating butihing Commissioner of Internal Revenue at saka yung butihing opisyales ng pinakamataas Land Registration Authority. Magkaroon ho tayo ng kaisipan para matigil na ho itong sindikato ng pangloloko pagkolekta ng buwis at saka ng pagtatransfer ng real property. Itong pinakikita ko sa inyo ay isang example kung paano ho ginagawa ng kalokohan yung mga gobyerno. Yung gobyerno ho natin. So, ito ho ay isa sa mga walang nagche-check nito eh. So, tutulungan ko kayo, gagawin ko kayong mga auditors at with a professional fee. Kung hindi nyo kaya na mag-solo, makipag-partner kayo sa akin, igaguide ko ho kayo. Kulang ho kasi ako sa logistic. So, ang kailangan ho natin para kumita, again, is Certificate Authorizing Registration o yung tinatawag nilang CAR. Okay. Kapag tinuruan ko kayo, ito yung unang-unang aspeto na ituturo ko sa inyo. Okay? Pangalawang aspeto ay ito. Nakikita nyo ba yan? Pangatlong aspeto ay ito. Pang-apat na aspeto ay ito. At ang panglimang aspeto ay ito. So, may lima ho tayong modules or segment. Ibibigay ko ho yan ng libre. Ipapublish ko ho yan sa aking Tax Specialista YouTube. Ipapublish din ho natin sa ating ka-taxpayer Facebook. Pero ang sinabi ko sa inyo,
meron kayong right to earn income. So, paano ka makakaroon ng income? Okay. Ito po yung inyong dapat tandaan. Ang pagkakaroon ho ng income ay kailangan maintindihan nyo ho ito. Sabi ho dito, the Bureau, however, is not precluded from assessing and collecting any internal revenue taxes that may be found from the taxpayer after review investigation. Ang problem ho dito is itong dokumentong to ay hindi po na-review o na-imbestigahan. Never! Never ho na-imbestigahan. Ibig sabihin, wala hong mag-iimbestiga, kaya hindi na-imbestigahan. So, may dalawa kayong options para kumita. Number one, mag-file ho kayo ng affidavit na kayo ang nakadiscover nung pandaraya. Yun yung ituturo ko sa inyo, paano man discover ng pandaraya using certificate authorizing registration. 1,000,000 ho. Immediately, milyonaryo kayo eh. 1,000,000 ho ang ibabayad sa inyo ng gobyerno. Kaya lang dapat sa tamang gobyerno kayo pupunta. Kasi ho, makokotongan din kayo nung mga kasama sa sindikato. So, pwede ho kayong lumapit sa akin, ilalapit ko ho kayo sa matataas na opisyal ng ating gobyerno at sila ho yung makakatulong sa inyo. Ah, hindi ho ako kasi hindi naman ako kasama sa gobyerno eh. Pangalawa, siyempre, ituturuan ko kayo ng skills. Yung skills ang magiging kaulayaw ninyo para magkaroon kayo ng hanap buhay. So, naituro ko sa inyo, ulitin nyo lang itong video, yung 5 modules. Ngayon, dahil dun sa binasa natin na for further review and investigation, natanggal na yung criminal liability doon ho sa revenue officer na pumirma nito o nag-issue nito o nagrekomenda na mag-issue nito. Natanggal na rin yung criminal liability doon sa official ng Registry of Deeds at official ho ng Land Registration Authority because sasabihin lang nila, sinundin ko lang yung BIR eh. Diba? At ang sabi dyan, kung meron mang diferensya na makikita in the future, ang kawawa yung taxpayer. Unang-una, hindi naman alam ng taxpayer paano man daya eh, ng land registration eh. Okay? Siyempre, ang may alam niyan, yung nasa loob, na narekomenda sa taxpayer. Diba? Yun yung Registry of Deeds official, yun yung Land Registration Authority official, yun yung BIR official. At then, naglagay ngayon yung taxpayer. Ngayon, ito ho, 67% ang hindi binayarang tax. Kung ang tax is 10 million, pinaghatian ho yun. Sabihin na lang natin, ang napunta doon sa mga tao na may kalokohan, binatin 3 million. Ang binigay sa gobyerno, 2 million. Sabi ng taxpayer, nakatipid ako ng 5 million. Hindi ka nakatipid, ma'am. Kasi nidoko mo eh. Paano mo matitipid yung niloko mo, sir? Ma'am, hindi naman legal yung ginawa mo, sir. Hindi legal eh. So kayo mga walang hanap buhay, may pera ho sa taxation. Ituturo ko ho, panoorin ho nyo yung 5 modules na sunod-sunod kong ilalabas. Para mas madali is ilalagay ko land grabbing. Lalagay natin, ano ba magandang title? Land problems. Ayan. And inheritance. Yan na lang siguro. Land problems, sales, donation, inheritance. Parang ganon. So, abangan ho ninyo yung mga susunod na video. Ituturo ko sa inyo at sana kumita kayo sa knowledge o sa tools or sa skills na tinatransfer ko sa inyo. Maraming salamat, mga ka-taxpayer kong minamahal. At again pala, bago ko makalimutan, tumatanggap po ako ng sponsorship at saka ho yung mga top withholding agents, kung may kakilala ho kayo, please, pakisabi na lang na sumama ho sila sa akin, mag-join, kasi ho balak ho natin na i-question yung validity, enforceability, legality ng top withholding agent na ini-implement ng BIR. Kasi bawal ho yan, ha? Hindi ho yung pinahihintulutan at wala ho yung eksaktong statement or language or dialect
sa loob mismo ng tax code. Kathang isip lamang ng mga government officials yan. With that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you or light. See you later.